Isa siya sa mga pinaka-agresibong broadcaster sa Western Visayas, si Herson Hinolan, mas kilala bilang Bombo Boy Hinolan, station manager ng DYIN, Bombo Radio sa Kalibo, Aklan. Halimbawa, pag ikaw is involved ka sa pagnanakaw ng pera, sasabihin talaga niya magnanakaw ka. At to the point na minsan na medyo masakit na sa mga tinatalakay ng mga or sentro ng komentaryo niya. Tapos yung style niya, halimbawa, pag ikaw nagpa-interview at hindi ka prepared, lalo na pag hindi, kung talagang may kasalanan ka, pipigain at pipigain ka talaga ni Boy. Sa tuwing humahataw si Boy Hinolan mula sa kanyang announcer's booth, ang mga tao titigil at makikinig, o kaya'y magtatago o kakaripas ng takbo. May style kasi siya, sir, na kung sa amin dito, golpe di gulat. Yung parang quote unaware ka na, oh, ano to, ano ka katotoo to, without knowing na meron siya palang mga ebidensya nasa kamay niya. Pag sinabi niya sa iya na ganun, wala ka na talagang ligtas doon. Talagang babanatan ka na niya. Pag... Hindi katakatakang maraming nakaaway si Boy Hinolan, mula mga opisyal ng Philippine National Police hanggang mga alkalde at mga lokal na politiko. Naalala pa ng asawa niyang si Aphrodite na magsimula magdatingan ng mga banta sa kanyang buhay. Na mayroong mga threat na papatayin ko kasama kayo ng asawa mo at saka yung anak mo, sabay kayo ipasok doon sa loob ng yung nilalagyan ng bigas. Isa sa mga opisyal na nakabangga ni Boy, si Mayor Alfredo Arcenio, alkalde ng bayan ng Lezo. 7 kilometro lang ang layo mula sa Kalibo. Matindi ang mga banat ni Boy kay Mayor Arcenio mula sa paglustay ng pera ng bayan hanggang sa pagprotekta ng mga bisyo gaya ng sugal. Isang dating sarhento sa Army Intelligence, hindi basta-basta umaatras si Mayor Arcenio. Naging personalan na yung atakayan nila on air. Paano personalan? May hamunan na on air, hamunan ng barilan, suntukan, lumalim ng lumalim. Nag-amunan sila noon na kaya nung mga kwan, ano bang gusto mo? Barilan, yung mga ganon. Pero normal lang naman kasi yun eh, pag kay Sir Boy. Maraming beses na. Provincial director ka man, sinasabi na may mga goons ka man, ano, wala talagang sasantuin si Boy. Narinig na namin sa radio yan, over the radio. Huwag mong sabihin na Honorable Arcenio, na sundalo ka. Kung marami kang napatay, hindi ako takot sa'yo. Ano, may parang nagahamunan ba sila? Kasi first time nangyayari sa Aklan, sa broadcast sa Aklan, na may ganung senaryo na nagahamunan on air. Nung di pa dumating si Boy kasi walang ganun eh. Bago pa magtapos ang 2004, napuno na si Aphrodite Hinolan. Sinabihan niya si Boy na maghanap na ng ibang trabaho. Tinatakot ko siya kasi sabi ko, iwanan ka namin ng anak mo kung hindi ka mag-resign dyan, mag-resign sa trabaho mo. Aalis kami ng anak mo, sabi ko ng ganun. Sabi, okay siya sa December 5, pagdating ng sweldo nila at saka yung bonus nila. Yun na lang ano niya na mag-resign siya. Nobyembre 13, 2004, tumalaw si Boy Hinolan sa isang peryahan sa Maagma Street sa Kalibo. Alas 10:45 ng gabi, lumabas si Boy sa peryahan para umihi sa tabi ng isang pader. Habang abala si Boy Hinolan, isang lalaki ang lumapit at pinaputukan ng 3 beses si Hinolan. Matindi ang tinamong tama ni Hinolan pero nagawa pa nitong tumakbo patawid ng kalsada. Pero hinabol pa siya ng lalaki at muling pinaputukan. Sa puntong ito, dumagsana mga tao sa paligid, kaya't dagli ang tumakas ang lalaki sakay ng isang motorsiklo. Itinakbo si Boy Hinolan sa ospital kung saan siya tumagal ng 2 araw. Kita ko mga tao, grabe, ang tulong ng mga tao, grabe talaga. Ang dami-daming tao pumunta sa ospital na papakuha ng dugo dahil donate nila yung dugo sa kay Boy. Kaya sabi ko nakikita kong pagmamahal ng mga tao sa kanya, grabe talaga. Pumanaw si Herson Hinolan noong Nobyembre 15, 2004. Sa mga sumunod na linggo, nagkaroon ng breakthrough ang mga investigador ng kaso. 3 testigo lumapit sa pulisya at nagsabing kilala nila ang bumaril. Isinailalim sila kaagad sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Sabi ng 3 testigo, ang bumaril ay sina Alfredo Arcenio, ang alkalde ng Lezo na minsan ang nakabangga ni Boy Hinolan sa ere. Ayon sa testigong si Peter Melgar, hinabol pa niya ng ilang metro ang motor ni Mayor Arcenio habang ito ay tumatakas. Kinamagahan mismo lumabas siya na nakilala niya, na namukhaan niya yung suspect kasi sinundan daw niya eh. During that time po siya ay talagang kumpiyansang kumpiyansa.
na sa statement niya. Nakilala niya talaga yung suspect. Kahit ilang beses mo pa siyang balibalik na rin, talagang pinaninindigan niya pa rin na yun talaga yung kanyang nakita. Sabi naman ng pangalawang testigo na si Nino Sunyer, nakilala niya si Mayor Arsenio dahil madalas sila magkita sa isang sabungan. At ang ikatlong testigo na si Mary Jo Icamina, nagsabing kilala niya si Mayor Arsenio at ang bodyguard nito na nagmaneho ng motorsiklo na ginamit sa pagtakas ni Mayor Arsenio. Pero giit ni Mayor Arsenio, wala siya sa Kalibo nung gabing iyon. Siya raw ay nasa bayan niya sa Lezo, 7 kilometro ang layo mula sa Kalibo. Ayon sa kapatid ni Mayor Arsenio na si Conrado, marami silang testigo na magpapatunay nito. Yung isa ay ano namin yung check namin yung mga pagkatao nila. Ay mga drug user rin eh. Itong si Senior eh, kung ito eh. Member ito ng set bahay ng mga nagkukuha-kuha ng mga manok. Tsaka yung si Josa, na isang babae, may kaso din yan na estapa eh. Ang kapatid namin ay wala. Nandito yan nung nangyari yon. Nangyari yung ganon, na napatay si Boy Hinolan. Nandito siya. In fact, kasama pa nga niya si ex-congressman Kim po eh. Inakala ng marami na nasolusyon na kaagad ng kaso dahil sa dami ng testigo, pero hindi pa pala. Naghain ng reklamong murder ang Kalibo Police laban kay Mayor Alfredo Arsenio base sa testimonya ng tatlong testigo. Pero sa laking gulat ng mga pulis at ng kampo ni Boy Hinolan, ibinaba ng provincial prosecutor ang kaso mula murder at ginawang homicide. Sa kanyang resolusyon, sinabi ni Assistant Provincial Prosecutor Apolinar Barrios na walang ebidensya magpapatunay ng kataksilan. Ang kataksilan ay kailangan daw mapatunayan para sa kasong murder. Sabi ni Barrios, walang makapagsabi na talagang binalakbarili ni Mayor Arsenio si Hinolan habang ito ay umiihi. Malalim ang implikasyon ng desisyong ito. Ang akusado ng murder hindi pwedeng magpiyansa. Pero kung homicide ang kaso, maaaring magpiyansa at pansamantalang lumaya si Mayor Arsenio. Kaagad umapela ang kampo ni Hinolan. Hindi ako yung mapakali na gano'n na homicide lang tapos nakabail na si Mayor. Eh, alam mo naman kung ikaw na akaalam mo na talaga planado ang lahat. Ha? At saka according also sa mga witnesses at sa nangyari kay Boy Hinolan na katalikod, walang armas na dala. No, sa dami nila, talaga planado ang lahat. Matapos ang ilang panahon, nirepaso ng Regional Prosecutor's Office ang resolusyon ni Barrios. Murder ang kasong isinampa laban kay Mayor Arsenio. Sa puntong ito, nagsimula ng kabahan ang mga kamag-anak ni Boy Hinolan. Baka raw sila pahirapang makamit ang hustisya sa Aklan dahil politiko ang nasasakdal. Noong 2005, naglabas ng arrest warrant ang korte laban kay Mayor Arsenio. Kaagad nagtago ang alkalde. Pagkalipas ng ilang buwan, inatras ng unang testigo na si Peter Melgar ang kanyang testimonya. Sa isang bagong affidavit na pinirmahan niya noong Oktubre 2005, sinabi ni Melgar na nagkamali lang siya sa pagtukoy kay Mayor Arsenio bilang siyang bumaril kay Boy Hinolan. Umalis din si Melgar sa Witness Protection Program. Giit ni Melgar, masyadong mabilis ang mga pangyayari at masyadong madilim ang lugar. Pero di na niya piniliwanag kung bakit niya unang tinukoy si Mayor Arsenio na pumatay kay Hinolan. At ang abogadong pumirma sa recantation ni Melgar, si Assistant Provincial Prosecutor Apolinar Barrios, ang prosecutor na naunang nagbaba ng reklamong murder sa homicide. Si Police Officer J. Teofilo ang unang kumuha ng testimonya ni Melgar noong 2004, noong itinuturo pa ni Melgar si Mayor Arsenio. Anya, kinumpronta niya si Melgar nang una itong umatras. Hindi, basta sabi niya lang sa amin, basta napag-isip-isip lang daw niya na mali siya sa naituro ng tao. Yun ang sinabi niya. Nandun ka noon nung sinabi niya? Yes, sir. Oh. Oh, ano sabi mo? Oh, anong naisip mo? Sabi ko, oh, sa tagal ng panahon, ngayon ka lang na gano'n, kako, naikulong na yung tao, lahat. Eh, sir, ganun talaga, yung ano talaga nangyari, sir. Sabi niya, kawawa naman yung tao. Sabi rin ni Errol Ibardolasa, ang station manager ng Bombo Radio sa Kalibo, ilang beses dumalaw si Melgar sa kanilang himpilan. Ang reklamo raw ni Melgar, hindi siya inalagaan ng Witness Protection Program. Pero si Peter Melgar kasi, ilang beses siyang umuwi dito tapos sabi niya pinapabayaan siya namin. Sa ilalim ng Witness Protection Program ng gobyerno, ang mga testigo ay binibigyan ng seguridad, tirahan at maliit na panggastos. Minsan, pati ang pag-aaral ng mga bata ay sagot na rin ng gobyerno. Sa kaso ni Melgar, sinabi ni Ibadolasa na nagbigay pa ng karagdagang tulong ang Bombo Radio. Bakit siya papabayaan? Kung gusto niya magsabi ng punta siyang hotel, sa hotel siya pinapatuloy.
Nung nasa hotel siya, sir, na secured siya ng bodyguard. May bodyguard siya, Marines yun. Nung nandun siya sa Manila, kung anong gusto niya, binibigay ng management. Nung hindi siya makalabas, nagre-reklamo siya, wala siya daw kandun, wala siyang paglilibangan. Binilan siya ng treadmill yung pang-exercise niya. Noong 2008 na nang sumuko si Mayor Arcenio sa batas, pero kabado pa rin ang pamilya Hinolan sa kinalalagyan ng kanilang mga testigo. Hiniling ng pamilya na ilayo ang bista ng kaso sa Aklan. Sa taon ding yon, pinayagan ng Korte Suprema na ilipat ang kaso sa Cebu, lagpas 200 kilometro ang layo mula sa Aklan. To protect the witnesses, our witnesses, we had to move the case from Aklan, where they are vulnerable to access or influence. Pero di pa rito nagtapos ang problema ng pamilya Hinolan. October 28, 2008, inatras na rin ang isa pang witness, si Nino Sunyer, ang kanyang testimonya laban kay Mayor Arcenio. Umalis na rin si Sunyer sa Witness Protection Program. Sa kanyang bagong affidavit, sinabi ni Sunyer na hindi niya natatandaan ang mukha ng bumaril kay Hinolan. Taliwas sa una niyang testimonya, sabi ngayon ni Sunyer na hindi niya nakita ang mismong pagbaril sa broadcaster. They are completely opposite. One saying that they are very positive, they are very sure that it was Mayor Arcenio that they saw on that night, and the affidavit of recantation saying that, oh, we made a mistake in identifying the accused. It's the same for both of them. Matapos malagas ang dalawa sa tatlo nitong testigo, nag-alala na rin ang pamilya Hinolan, pati na rin ang mga prosecutor ng kaso. I can see some sort of pattern here, because what the other one said is what is true to the other, that they made a mistake in the identification. And yet, in their initial original affidavit, they were very sure that it was the mayor whom they saw on that night. And that's why I can suspect some unseen hands working behind those recantations. Nung mag-submit ng affidavit na nag-retract itong si Milgar sa kasi Sunyer, nabigla kami. Kasi itong dalawa na kaupo nito sa witness stand, tapos may mga statement sa korte, na bigla na lang nag-retract. Kaya nabigla kami kung anong nangyari at ba't nagkaganon. At tulad din ng recantation ni Melgar, ang abogadong kumuha ng recantation ni Sunyer ay si Assistant Provincial Prosecutor Apolinar Barrios. Giit ng kapatid ni Mayor Arcenio, wala silang kinalaman sa pag-atras ng mga testigo. Anya, ni hindi raw nila nakausap ang mga ito. Sila po ba'y nakausap ninyo bago sila mag-recant? O sila po ba'y nakausap? Sila na mismo. Sila na mismo ang nag-ano doon. Ay kung makita nga namin, siyempre sa ginawa nila, sinong matutuwa doon? Kung wala lang tayong mga anak, di nakatikim na sila. Siyempre, sinisira nyo yung buhay ng tao na wala na matutuwanan pala yung mga sinasabi nila. Diretsahan pong tanong, yung pamilya po ba ninyo ay nagbigay ng kahit ano pong maging tulong financial o tulong physical o kahit anong bagay? Dito sa dalawang witness itong non-recant, never. Dahil hindi nga sa amin makipagkita yan, dahil hindi nila alam, magaling pa kami. Pero umamin ang asawa ni Conrado na minsan niyang nakausap si Sunyer at humingi pa raw ito ng tawad. Naging curious ako sa kanya, bakit nakuha kang witness? Sabi ni Mrs. Arcenio na pag-utusan lang daw si Sunyer na idawit ang kanyang bayaw. Nasilaw lang daw si Sunyer sa mga pangakong tulong pinansyal mula sa Witness Protection Program. Pinauwi daw siya ng tatay niya. Tapos ay, bakit ano ba? Bakit pinauwi niyo ako? Basta mag-cooperate ka lang. Kung ano ang sasabihin sa iyo, magpahuo ka lang, mag-cooperate ka lang. At ang mga instruction sa iyo, sundin mo lang ang mga instruction sa iyo. I-memorize mo yung gusto na isasagot mo doon sa magtatanong sa iyong abogado. I-memorize mo yan. Binigyan daw siya ng parang kuwana, yun ang kanyang i-memorize at yun daw ang kanyang sasabihin sa husgado. Okay.
ay sino naman lang, wala akong trabaho, simple wala akong trabaho. At ang kwan ko naman, parang ako'y na-attract sa kanilang ano, yung promise sa akin. Kasi bibigyan daw siya ng 8,000 a month, paaaralin yung kang anak, may isang sako pang pala, bigas. Maraming dahilan, maraming haka-haka kung bakit, anong mga naging rason ng pag-atras ng isang witness. Maybe may threat, maybe may offer. Pero maybe mulat sa pool pa lang, eh, something is wrong na with the witness. Parang pinabayaan daw sila. Hindi naman tinupad ang kanilang promise. Sabi nga, alam mo nang kung mayroong talagang pira to, talagang tatakas talaga ako, tatakas ko talaga at ipagtatapat ko itong ginawa nila sa akin. Tatakas daw talaga siya doon sa loob kasi parang pinahirapan daw sila. Hindi na tinupad ang kanilang ang promise sa kanila. Sabi naman ni Aphrodite Hinolan, dati nang nagrereklamo si Sunyer, nakulang ang suporta sa kanya ng Witness Protection Program. Sabi pa ni Aphrodite, tinanggap na lang di umano ni Sunyer ang alok na tulong pinansyal mula sa pamilya Arsenio. Na nag-ano siya sa akin na maghingi ng pera dahil hirap na hirap daw sila doon sa loob ng ano, bulang ang ano daw yung allowance nila doon sa loob. Mga ganun, kung pwede, mahihingi sila sa akin. Sabi ko sa kanila, ano naman ang ibigay ko sa inyo? Wala man akong pera. Sabi ko na ganun. Yun lang ang sinagot ko sa kanila. Kaya yung mother niya, nag-text sa akin na bahala na daw magpapanalo. Sabihin ko daw sa abogado ko na bahala na sila magpapanalo sa kaso ko dahil binayaran na daw si Ninyo ng 50,000. Ito pa nga sa cellphone ko ngayon. Hanggang ngayon, hindi ko pa yun binura yun. Hindi namin makumpirma ang mga paratang na ito dahil nagpalit na ng cellphone number si Sunyer. Pero aminado ang mga prosecutor na tila nahihirapan si Sunyer sa Witness Protection Program. He would frequently ask for financial help because he was supporting his family and kids, his wife and kids. Sa pag-atras ng pangalawang testigo, hindi nagatubili ang kampo ni Arsenio. Kaagad nagsampa si Arsenio ng motion to dismiss noong Marso 2010. Wala na raw ebidensyang natitira laban sa kanya. Binasura ng korte ang motion ni Arsenio. Ang sabi ng hukom, matibay pa raw ang ebidensyang nakahain laban sa alkalde. Dagdag ng mga prosecutor, ang hukom hindi binibigyan ng timbang ang recantation ng dalawang testigo. Fortunately, the court did not find credence in those affidavits of recantation. That is why even if Ninyo Sunyer gave an affidavit of recantation, the court still found prosecution evidence to be strong. Because as a matter of principle, in our jurisprudence, recantations are given a very scant, if no consideration at all. Dagdag pa riyan, may isa pang natitirang testigo ang prosecution na kanila ngayong binabantayan ng maigi. This is a strong-willed, determined person who will not easily give up, he will not give in to pressure. And if you have witnesses recanting one after the other, what does that say about us? Well, one, it speaks poorly of our criminal proceedings. We have a long protracted proceeding and it weakens the determination of a witness to stay in the case, diba? That's one. Two, it also speaks of badly of the fact that if you're a witness and let's say you're a crucial eyewitness and you're placed under say the witness protection program, but when you enter a safe house, you actually give up your liberty because then you will not be able to move as freely. So if we were to apply that to the Hinolan witnesses, that's probably what prompted them to recant. Like, can I take it? 2, 3, 4, 5 years of this kind of life when the person, as you said, who was killed is not even related to me. I didn't know him from Adam until the day that he was killed, and I just happened to be an eyewitness to the whole murder or to the whole killing. Bumuelta rin ang mga prosecution lawyers. Nagsampa sila ng reklamong administratibo laban kay Prosecutor Barrios, ang provincial prosecutor na nagtangkang ibaba ang kasong murder at gawing homicide na lamang, at nagpatibay sa mga recantation ng dalawang testigo. Sinubukan ng PCIJ na kunin ang panig ni Barrios, pero wala na raw siya sa Aklan Provincial Prosecutor's Office.
Hiniling din ng pamilyang Hinola na ideklarang in contempt of court si Sunyer dahil nakapagtestigo na ito sa korte bago pa niya iniatras ang kanyang testimonya. Dapat sila magbayad sa ginawa nila na ba't nag-witness sila noon, ba't umiba, bigla lang bumaliktad yung testimony nila. Dapat sila parusahan. Ayon sa mga prosecutor, ayaw nilang umasa lamang sa mga testigo. Pero hanggat hindi sapat ang galing sa forensic science ng mga pulis at imbestigador, ang mga kaso sa Pilipinas ay patuloy na titindig at aasa sa mga testimonya lang ng mga testigo. We have yet to evolve from cases highly dependent on testimonial evidence to cases which are backed up by forensic evidence, by real evidence. But I think it's slowly evolving. That would be the ideal, am I correct? Of course, that is very ideal because, you know, witnesses lie, may lie sometimes, but forensic evidence do not. Or witnesses change their minds, or witnesses get influenced, or witnesses, you know. But forensic evidence, they don't lie. They stay the same as long as they undergo good preservation. My experience in media killing cases, we are almost totally dependent on testimonial evidence. So when we speak of witnesses, cases can be made or broken. You know, you can make or break a case based on the testimonies of your witnesses. So if you start losing witnesses one by one, that is tantamount to weakening your case. Para naman sa media ng Aklan, ang mabagal na pag-usad ng kaso ay isang paalaala. Nabukod kay Mayor Arcenio na nasasakdal, ang kaso ni Boy Hinolan ay isa ring pagsubok sa kakayahan din ng sistema ng hustisya, kundi pati na rin ng malaya at responsableng pamamahayag. Minsan, pag night duty kami dito, dinadaanan kami, sinisigawan kami dito, matatapang kayo. Mga ganun ng mga style. May tatawag dito na kayong isusunod. Ubusin namin kayo lahat dyan, pare-pareho lang kayo, mga ganun na statements. So, continuous pa rin yung panindigan ng bombo, but syempre, iba na ngayon, knowing na may mga sinusunod din tayong rules ngayon sa KBP, kaya minsan ngayon, hindi ka na pwedeng, basta-basta ka lang ngayon na magsalita ng masasakit, which is right, which is proper. Halimbawa, kung mga ganun na may mga style ka rin na magpagmumura or something na kwan, yun din dapat yung kanin natin na kumbaga pag nag-present ka ng issue, presentation din, commentaries, kasi open na lang without foul words. Hindi maganda siguro pag nangyari na ang kaso ay matalo, malaglag, kasi hindi magandang president para sa Tagaklan Media. May nagpunta dito sa bahay ng mama ko na fiskal, pero sabi niya sa akin, papaya, kung mayroong aariglo sa iya ka sa iyo, sabi niya, papayag ka. Sabi niya na ganun, aarigloin ang kaso. Sabi ko, hindi ako papayag kahit ilang milyon. Sabi ko, kahit magkain kami ng asin ng anak ko tatlong bisis sa isang araw, hindi ako papayag na aarigluhin niyo ang kaso ko. Sabi ko na ganun sa kanya. Ako niya, kahit wala ako makukuha, basta mabigyan lang ng hustisya ang asawa ko na ganun. Sabi ko sa kanya.